Magandang umaga, magandang buhay sa lahat po. Lalong-lalo na sa mga viewers natin at mga subscribers at especially sa ating mga magbababoy. Muli po ay nagbabalik ako para po magkaloob ng kaaliwan, kasiyahan at kaalaman na siya po nating pagsasaluhan ngayong umagang ito. Ito po yung ikalawang yugto ng ating pagtuturo ng Batang Barako. Kung napanood nyo yung unang yugto nito, meron tayong Batang Barako na durok na meron siyang edad na 5 months and 5 days. So noon yun, mga 2 linggo na ang nakakaraan, at ngayon po ay muli nating babalikan upang ipagpatuloy natin ang pagtuturo. Subalit nung una natin siyang tinuruan, siya ay mayroong kakulitan at hindi natin napasampa ng ayos sa dami. Kaya ang ginawa ko, ito po ay akin munang ipinagpahinga ng halos 2 linggo. So ito yung ginawa kong paraan upang siya naman ay makarelax. Siguro dahil sa yung ating barako, sa akin lang 'yon na inisip ko na baka kaya ako nahirapan na pasampahin dahil siya po ay dala ng kabataan. Ang kanya pong mga reaksyon na ibinibigay o pinakikita ay puro paglalaro lang. 'Yon. At nilalaro lang niya ang dami. Kaya naisipan ko na ipagpahinga muna at ibakante. So ngayon, muli po nating babalikan at tuturuan, at kung ito po ay sumampa, ito po ay tuloy nating kolekta at tuloy nating ipaprocess. At na makita natin yung kalidad ng kanyang similya, kung gaano kadami ang buhay at kung gaano kasigla. Kasi yung pong ating mga barako ay marami po minsan ang buhay pero tahimik lang ang galaw. Kaya ngayon ay ito yung ating pagsamasamahan ngayong umaga na tayo ay kukulikta at ipagpapatuloy natin ang pagtuturo dito sa ating batang barako na sa ngayon ay kulang na lang siya ng 2 araw sa 6 months simula nung panganak. Yan po yung ating durok bor. Kaya halina mga kaibigan, mga kababoy, mga kabarako, samahan niyo ako. Ito po yung ating kukulitahan na batang barakong durok. Ihahanda na natin yung kanyang munting dami. Ayan. So, ginawa na rin natin ng paraan itong ating munting dami na ito. Dahil nung una natin siya tinuruan, kaya napasin ko ay yang hindi siya makasampa na dudulas. Kaya ang ginawa ko na paraan para sampa ng kanyang paa dito ay hindi siya madulas. Nilagyan natin to ng binalutan ng sako, yung makapal na sako na kulay brown. Ayan. So, muli po natin siyang tuturuan at baka sakali na hindi na madulas dito sa ibabaw ng ating dami na ginawa. Kasi kahoy lang ito eh. Okay. Parang gusto lang niyang umampa.
sumasampas siya ngayon, ha? So, subukan natin kung talagang si Airy Ling ready na. Kasi matagal natin binakal dito, eh. Kasi noon hindi sumampa. Ba, ngayon sumasampa. Pagka nakuna natin, sumampa pala, tuloy kolekta, tuloy process. Dito. Nahihirapan pa rin tayo dahil dala ng kanyang kabataan, at kung sakali na makalimutan natin ito yung kauna-una mula doon sa ating pagtuturo nung makaraan, doon sa ating sinundang video,
Pagod. So successful naman yung ating pagtuturo at pagkolekta dito sa ating bagong barako na duro o yung batang barako. So I'm so happy na nakakolekta tayo siya at nakolektahan natin siya ng 120 ml lang ating nakuha at napakaganda rin naman, creamy. So ngayon susubukan natin siyang silipin at upang maipakita natin at makita natin kung gaano paganda ang kanyang similya, kung ilang porsyento ang kanyang buhay at kung mataas din ang mobility nito. Okay? Silipin natin. Ito po yung nakolekta nating sperm cell o similya dito sa ating batang barakong duro. Napakaganda naman po at mataas yung kanyang mobility. So talagang high density. At halos siya ay nasa 100% din ang kanyang buhay na similya. So yung pong ating barako na tinuruan at nakolektahan ng kauna-unahan ay successful po tayo. So, successful po tayo. Thank you. At ito na ay umpisa ng ating pagkukunan o isa na ito sa ating pagkukunan muli dito sa ating maliit na 128 Swine Genetic EI Center and Services na makakatulong sa ating hanap buhay ang similyang ito o ang barako na ating kinunan. So, successful po yung ating sperm cell na kinolekta. So, ito po yung dumaan na sa laboratory na process na po natin. So, wala pong pagbabago noong ating unang silipin doon sa nakuha nating pureform
At ito naman po ay dumaan na sa proseso. So napakaganda po ng binigay na si Milya. Nawa po ay muli po tayo nakapagdulot ng kaalaman at kaaliwan at kasiyahan sa bawat magbubuhay at sa bawat magbabarako na nagkakaroon ng interes sa ganitong uri ng hanap buhay. At mga naipakita ko rin dito kung paano yung pamamaraan at mga teknik, kung paano magturo at kung paano kumulikta. So marami pong salamat sa patuloy niyong pag-aabala at pananatili sa pagsuporta at panonood ng aking munting channel dito sa Mayor's Vlog, na konektado po ako sa aking maliit na EI Center na 128 Swine Genetic EI Center and Services. At don't forget, share, like, and subscribe kung hindi pa ikaw nakakapag-subscribe at kung bago ka lang sa aking munting channel. Bye-bye and God bless to all.